Hello there, sweethearts, and welcome to our channel, Ina Rabino Dahilig. If you're not subscribed to our channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, click the notification bell for more updates on our newest videos. Today, meron akong ipapakilala sa inyong isang napaka mabait na kaibigan. Actually, matagal ko na itong kaibigan. Kaya pag-usapan natin yung naging journey namin, paano ho ba nagsimula ang aming pagkakaibigan at sino nga ho ba siya? So, hindi ko napapatagalin pa. I'd like to introduce to you my very good friend, Edwin Geronimo. Kamusta ka na, Manong? Ay, kuya. ginagawa ko to pero pag ako pala yung i-interview, parang kakaiba. Weird, no? That was during Gabby Conception's concert, no? Na ikaw yung keyboardist ng band. Right. Ako naman napasabit na backup, no? Backup singer, napasabit. So, pero, pwede mo ba, siguro naman ito maaalala mo na, after nung concert na yon, pumunta tayo sa restaurant, 'di ba? Yung buong family. Nagpakain eh. Oo. Nagpakain, syempre. Yun, syempre. Filipino eh. Filipino, nagpakain. Tapos pumunta rin ba si Gabby doon sa restaurant? Yun ang hindi ko na maalala. Yun ang hindi ko maalala. Pero lahat ng kunyari, yung banda at saka yung mga kumanta or yung backup, right. Iisang table. Kaya tayo nagkakilala, 'di ba? Kwento-kwentuhan. Yun na, di ba? Binabalik ko pa yung nakaraan. Hindi mo ba rin maalala? Dami ko nang na-feed. Ganun. Wala ba tayong mahuhugot na alaala nun? Di ba? Pero, Edwin, ang natatandaan ko, doon sa group na yon, ikaw lang at si Dino Martin Dizon. Right. Yun lang ang talagang na-keep ko yung contact. Pero okay. The rest, wala na akong contact. Wala na akong communication. Actually, isa pa lang anak ko noon eh. Hindi ko alam na buntis ako sa pangalawa. Mga 1 week lang. Naku ha? Oo. Actually, nung concert na yun, merong matinding karamdaman yung anak ko noon eh. Sino may sakit din yung anak ko noon. Kanila? Yung bunso ko, yung lalaki ko noon. Yun Kyle? Yung time na... Oh, si Kyle. May sakit siya noon. No. So, ibig sabihin, wala kaya, si Miss Lenny noon? Wala. Hindi mama dahil nga babysitter siya noon. May sakit yung anak ko noon eh. Mm-hmm. Eh, show must go on, di ba? Yung pagkikita natin yun noon, kumbaga hindi ko rin inisip na, siguro magiging kaibigan ko to o kaya masarap maging kaibigan to. Nagulat na lang ako until now, talagang... hindi, di ba? Parang hindi naputol yung communication natin, di ba noon? Kasi dumaan na yun. Noong time na yun, wala pa yatang Facebook nun eh. Pausbong pa lang. Friendster pa lang. Anong year ba nag-umpisa Facebook? I think 2009? Yeah. Magto-2009 nga siguro. Yeah. Hindi pa uso selfie nun eh. Hindi pa. Parang 2009 kasi parang sabi I joined 2010 daw eh. So siguro 2009 nga. After no mag-separate ways na tayo, I think yun, nagkuha ng tayo ng telepono eh. O siyempre, kung may telepono kita, may telepono mo ako, wala nang problema yon, di ba? Mm-hmm. Unless na magpapalit ka ng cellphone nun, mag-iiba numero mo. Uh-huh. Hindi na kita makakontak, wala pang Facebook, yun ang problema. Mm-hmm. Pero since may number kita nun, di contact-contact tayo nun. Pumunta ka pa sa bahay dahil meron ka pang business nun na ano eh. Yung Melaluka. Kita mo na? Kita sa bahay mo because of that? Oo, pumunta ka pa doon eh. Nilublog mo ko pa yung... Hindi ko na maalala. Oo. Yung bahay namin na parang cottage, yung puro kahoy. Oo, nakarating ako doon. Kasi ang akala ko kaya ako nagpunta doon kasi nag-practice tayo ng kanta. So, ay, ibig sabihin... Ewan ko kung basta may Melaluka ka noon. Ay, maluloka na ako eh. Yun ang maalala ko noon eh. Kasi ang akala ko, yung first meeting natin, parang dahil yung, hindi ko alam kung alin na nauna ha, nag-7th birthday si Kyle. In-invite nyo kami, yung buong family, dyan sa Long Beach, dun sa clubhouse. Oh, yung clubhouse. Ah, diba?
Yeah. So hindi, ah, tama, so, nauna yan, tapos yung nagpa-practice na tayo para dun sa Valentine's na acoustic event, no, na right. Ikaw yung kinuha kong keyboardist, tapos practice, syempre, lakas-lakasan ng loob. Kunyari singer. Ang dami ng event, hindi ko na alam kung sino nauna eh. Diba? No. At saka noon, ano, basta tiwala lang ako sa keyboardist kahit na hindi na perfect yung pagkanta. Tiwala lang ako kay Edwin eh. Oo. Bukod sa pagiging musikero, isa kang artist. Yun. At, uy, like, meron pa. Diba, binabayaran kumikita ka somehow for yung ano, yung mga, ano ba yan? Painting, charcoal painting, ano bang tawag dyan sa ginagawa? Drawing, yun ang sabi nila, drawing lang yan. O yun. Charcoal, pastel, yun. Yun po yung pagiging artist ko. Kasi napakalabak ng artist, baka kala na ng mga sweethearts mo eh, artista ako eh. Artist meaning nagdo-drawing po. Nagdo-drawing, oo. Or nagpipaint. Ayan, ayun pala, kita, ay, sa likod ko, ayun, oh. Ayun, mga sample ng drawing. Ayun, yung mga ginagawa mo, no? Uh-huh. At ang galing, no? Kasi talagang, minsan isang, parang, ano ito? Isang family sa isang frame na gano'n, ano? Yeah. Ganun. Eh, karamihan kasi mga pamilya sa living room, mm-mm, ang daming mga frames, hiwa-hiwalay. Mm-mm. Mm-mm. Andito si mami, si daddy, yung mga anak, kanya-kanya. Wala silang yung isang talagang sama-sama. Ah, so pinagsasama oo, lang. Diba? Isang, ano? Oo, kaya gagawin ko, pinagsasama ko lahat ngayon yun. Ayun. O kung gusto pa nilang ritokihin, o, patangusin mo yan, ha? Chapin mo yung dito, ganun. O, lagyan mo akong konting buhok. Eh, alam mo naman eh, di ba? Nakaka-request pala. O, nare-request. Pakinisin mo, ha? O, wala sinabi si Belo sa akin. Sorry po, Ma'am Belo. So, pwede pa lang, oh, Edwin, i-paint mo ako ha, ay i-sketch mo ako dyan, gawin mo akong malaan Curtis. Ayan, oh. Di ko kukunin ko na lang yung picture ni Ann Curtis, yun ang do-drawing ko. Ayan, oh, di ba? At saka nakapagpa-drawing ako sa iyo ha, kasi yung mother-in-law ko tita mo ata yun, di ba, tita mo? Mother-in-law ko. Birthday niya. Yeah, birthday niya. So, ang hirap kasing, feeling ko kasi noon, ang hirap magbigay ng regalo na alam kong marami na siya. Halimbawa, marami naman right. Siya talagang right. Possessions. So, mm-hmm, hindi ko kayang tapatan yun. No? Mahilig kasi sa mga bags and yung mga ano branded na bags tapos mga alaha. So, hindi ko kayang tapatan yun. So, oh, drawing na lang ako. Oh. Edwin, ilang taon ka na nag-start kang na-discover mo? Oh, pwede pala ako mag-drawing ah. Elementary pa lang nagdo-drawing na ako sa Pilipinas. Oh. Alam mo naman sa Pilipinas eh, 'di ba? Meron kayo mga music class, mm-mm, art class. Mm-mm. Yun, 'di may mga pa-drawing lang ako. Sali ako ng mga art class ganun, oh. Oh, 'di ba? Hindi ako masaling contest, may kaklase nga ako, talagang 'yun ang mas magaling. Oh, mas magaling doon pa nga kami nagpapa-drawing eh. Oh, talaga, oh, grabe siya. Talaga 'yun. Talagang oh. Yung kanya inborn eh. Oh, ay kasi yung inaral? Artist yun. Parang ganun, kombinasyon. Talaga. Yung talent ko, eh, pa-drawing lang. Ganun. Oh, oh. Hindi pa ganito katindi. Oo. Oh, oh. Right? So, yung drawing lang. Pag, yung kaklase mo matindi pala. O yun, matindi yun. True imagination pa yun. Pagka ano, yun. Talaga. Talagang keyboard yun. Tapos lately, nag-drawing lang ako ng mukha. Kinopya ko lang. Unang-una kong ang gawa si John F. Kennedy pa eh. Oh, matindi yan ha? Foreigner agad. Oo. Oh, nasa ano ko noon? Nasa San Francisco ko noon. Ah, oh, eh kailan ka ba pumunta dito? Eh, pabalik-balik lang ako noon eh. Oo. So, una kong bagsak San Francisco noon. Nag-student visa ako noon. Doon ako. Mm. Oh, so, bata ka pa. Nakarating. Tapos, uwi ng Pilipinas. Tapos, balik na naman dito. Saan ka sa Philippines? Sa bandang Malate, Pasay. Ah, Manila ka na? Kaya Tagalog na Tagalog ako eh. Ah. Wala akong probinsya. Yung misis ko, taga Bacolod. Ah. Shout out sa mga Ilongga dyan. Ayan. Saan ka sa Manila? Manilenyo ko. Sa may bandang Ross Boulevard. Yan. Kumbaga dito, Malibu. Ducks. Ay, ikaw pala yung papasyal-pasyal doon sa may maano, Baywalk, ha? Yun, doon. Yun ang hangout namin. Be. Pero nung panahon ko,
Harrison Plaza. Yan. Naku po! Inabot ko pa yung Harrison Plaza na yan na pag naglakad ka mag-isa, lalo't babae ka, bigla nang may sasabay sa'yo. Maedad. Ganun, alam mo na. Diba? May sumabay ba sa'yo? Oo. Ang bilis kong maglakad pag gano'n. Kasi may kliyente ako dun eh. Yung sa travel agency, no? Akyat mo gano'n, may mga ano na eh, no? Hihingi ng number o kaya mag-hi. Ay, yun ang lugar ko. Ang bilis ng lakad ko. Grabe. But anyway, wala na ang Harrison Plaza. Wala na nga. Kaya nakakalungkot eh. Sige, nakakalungkot yun dahil nahalatang edad dati na inabot natin yun. Hindi ko parang na-spread mo rin yung sarili mo eh, no? Dahil tumutugtog ka, nasa music ka, tapos, yun nga, artist ka, na you draw, you sketch, you paint. Tapos, ang trabaho mo, school bus driver. 15 years na akong school bus driver. At kwentuhan mo kami paano nag-start. Teka ako, kailangan magkaroon ako ng trabahong hindi mawawala ang ano, ang company. Every year, laging may trabaho, di ba? Ayun, oo. Kasi karamihan ng mga company, nawawala. Yes. Eh ito ako, taon-taon may mga bata. Pumapasok every year eh, di ba? Laging yes. merong nursery, may kinder, hanggang gumraduate yun. Ano yes. yan, merong pipeline yun eh. Every year may bago ng, hindi taon-taon to. Oh, tapos saka may kaibigan din kasi ako na 'yun ang ginagawa, 'yun ang sinadya okay. sa akin. Ayun. Pare, school basta ito lang gagawin mo, simple oh. Oh, nga no. Edwin, okay. Ito ay under ng government o private ba ito? Private kami pero kontra kami ng LA Unified. Ayun. Kasi ang iniisip ko, minsan kapag kaganyan yung trabaho tapos sa government or yung private man yan, hindi ba yung qualification nila? Mahirap ba o madaling pumasok nung time na yon? Madali ba mag-apply? Madaling mag-apply. Pero, syempre, maraming yun nga, mga qualifications at requirements. Kasi ang tingin ng tao, pag nagda-drive ka lang dun, sarap yung trabaho nito. Lagi naman, kundi mag-drive lang, you know? Hindi ganoon, ang hirap. Background check pa lang, mabigat na. Yun nga. Ha? Kasi checkin nila yung ano mo eh. Yung background mo kahit nandito tayo sa Amerika, eh Pilipino ko. Titingnan nila yung history ko sa Pilipinas yun. Kaya iba, it takes several months pa bago malaman kung anong background nila. Ang daming nag-a-apply nung nag-umpisa ako noon eh, siguro mga almost 30 kami sa isang klase. Mga baguhan. Ang natira na lang 3. Naglalaglaga na. Oh. Ang hirap eh. Eh sa tingin mo bakit ka naiwan? Pinoy tayo eh. 'Di ba? Oo. 'Yun ang advantage ng Pinoy. Laban. Diba? Parang sa akin 'yun ang sinasabi ko sa mga ibang Pilipino eh. Mas lamang tayo dito kung tutuusin. Mm-hmm. Kaya nga karamihan ng mga Pilipino dito na tapos sa atin eh, na-overqualified na dahil, di ba? Sabi mo, 15 years ka nang nag-school bus driver. So, anong dahilan? Bakit ka tumagal? Eh, ang ganda ng oras ko eh. Yun nga lang, gigising ka maaga. So, kung ayaw mong maagang pumasok, hindi to para sa'yo. Yun lang yun. Kasi, usually, ang gising mo niyan, 5 o'clock o 6, pinaka-late na yung 6. Mm-mm. Eh, ang Pinoy, pasarapan ng tulog eh. Ha? So, kung hindi ka sanay gumising na maaga, hindi to para sa'yo. Kaya, sinasabi ko sa inyo. Kaya, bihira nga ang Pilipino dito eh. Oh. Mostly, makikita mo mga itim, puti, Spanish, yung tatlong yun. Oo. Ang mga Pilipino, siguro bilang na bilang, ilan lang kami. Talaga? Eh, halimbawa ganito, Edwin. Na-pick up mo na yung mga bata na dala na sa school. Oh. Pagkatapos noon, saan ka na? Saan ka tatambay ka ba? Kasi mga estudyante nasa school na eh. Yan, good question. Yun ang sarap ng buhay. Uwi na. Uwi muna ako. Babalikan ko na lang yun pagka-pick up ng paglabas nila. Bayad yung buong oras na yun. Ay hindi, split. Yun ang difference. Kasi ang school bus considered parang part-time lang yan eh. Oh, kahit so paano bilang nun? Kahit full-time ako, ang
dahil sa school bus ako, considered part-time lang kami. So, in between, dito ako nakakagawa ng pagdodrawing ko, kung ano-ano, nag-arrange ako. So, let's say, ang labas ng panghapon, 1 o'clock. So, kailangan, nandun ako ng 15 minutes bago sila lumabas. So, may sign on time ako noon, let's say, 12 o'clock. So, meron akong tatlong oras na split. Yun. So, kaya considered siyang part-time kasi may patay na oras in between pala, ano? Oo, oh, may patay na oras. Oo, oh, yun. Tama, kasi pa pwede mo magamit yung oras na dahil fixed naman, ano? Right. Kung anong oras yung drop-off at saka yung pick-up. So, yan. Yung in between, gagawan yung mo ng between, something. Marami na ako magagawa. Unless na mayroon meeting, unless na binigyan ako ng extra trabaho, yung mga... yung mga hindi na pick up ng umaga dahil hindi dumating yung aid na dapat kasama yung aid, yung mga nurse. Kasi pagka hindi kasama yun, hindi mo pwedeng i-load yung bata eh. Kailangan ng required na aid. Ayun. So ngayon, oh, can you do this? Extra yun. So another maybe 1 hour extra yun. Yun ang advantage. Kung meron kang, yun nga, pa pwedeng i-pang fill in dun sa mamamatay na oras na yun. Ganun. Unless talagang tamad, tinatamad ka, di tutulugan mo lang yung anong yun, no? Patay na. Pero sayang naman. Can you do this? No, I have to do something else. So, minsan tatanggihan ko. Di ba? Pag halimbawang mga holiday or mga, yeah, like Thanksgiving, magkakaroon ng bakasyon, Christmas, magkakaroon ng bakasyon, spring break, magkakaroon ng bakasyon. So, paano ngayon nagsusweldo yung school bus driver? So, does it mean na wala kang sweldo during those ano period? Sa isang taon, meron kaming legal 5 holidays that are paid. Ayun. Yung mga spring break na yan, 1 week lang yun eh. Mm-mm. Kasi sa isa, mag-a-apply kami ngayon ng unemployment. Ah! Ayun. Ganun pala yung nangyayari. Ganun, no? Oh. Kaya itong pandemic na nangyari, EDD ako. Unemployment. Ayun. Extended pa nga eh. So yun ang itatanong ko nga sunod. And since nagkaroon ng pandemic na lahat ng tao hindi naman natin inaasahan, syempre walang nagkataon na yung mga schools are encouraged to just stay home, no? Right. Na ang mga estudyante, I mean, and mga teachers, to stay at home at doon na mag-online class, di ba? Right. So, walang school driver na kailangan. Walang school bus na kailangan. So, nag-unemployment. Yes. Yun. Uh-huh. So, kaya 6 ang trabaho ko nun. Okay. I-cite mo nga lahat yan, yung 6 na trabahong yan. 6? Di unemployment? Nung una ba nahirapan ka mag-adjust na patay, walang trabaho, or nakabuti rin kasi may mga magagawa kang masigit pa magagawa mo sa mga oras na dapat ginagawa mo yung... Oo nga, napaganda nga eh dahil, di ba, naging babysitter ako nung at that time, meron akong apo. At di naging close kami, tinutulungan ko yung misis ko, yung bienang ko, tatlo kami, nag-take turn. So, sa bahay, di ba? At least, kasama ko yung apo ko. Total, sanay naman ako hindi lumabas. Sinabing wag lalabas dahil kainitan ng COVID nun eh. Yes. Oh, di ba? Stay home eh. Talagang stay home ako. Ikwento mo naman paano ka nagtitake advantage sa technology ngayon. May nag-add sa akin doon sa merong grupo dito sa ano eh, yung Socal Pinoy. At that time siguro mga nasa baka 10,000 na yung members doon. Oh. Nag-uumpisa pa lang noon mga August, September. Okay. Yan. So, sali ko doon. Tapos, yung dami, mga comment-comment, ganun. Mm-mm. Yung isang ka-comment ko, hindi ko alam, isa pala siya doon sa mga admin. Okay. Ate Mick. Hello, si Ate Mick. Ayan. Oh, shout out to Mick Diaz. Oo nga. Ayan. So, yun. Tapos, one time, merong parang magtatayo sila ng karaoke. Ganito. Yan, ganito. Online daw, karaoke. Oo. Sumilip akong ganun. Ang gulo.
Wala, maintindihan. Kanya-kanya, ingay, ang gulo. Wala, pati tunog. Wala akong maintindihan. Goodbye. Okay. Ah, tapos, after a week yata or so, eto na naman, nagtanong na ngayon doon, ano bang mga magandang gamit kung magtatayo ka ng ganito, karaoke, ganun? Oo. Doon na ako, nag-input ako ngayon. Ay, para maganda yan, syempre, kailangan mo ng ganito, may mixer ka, para may effect, ha? Oo. Ganun, maganda microphone mo, ganun. Mm-hmm. Tapos nag-online kami, nag-testing. Mm-hmm. Ayan na, doon na nag-umpisa. Kumbaga nalinis na. Yan. So kami ngayon na nag-umpisa. Yung una, nag-umpisa sila pero hindi natuloy. Dahil ang gulo eh. Ah. Walang nangyari. Eh kasi siguro walang moderator. Lahat siguro. Oo. So kami ngayon na nag-umpisa. Yun, tatlo kami ni Kuya Arvin. Yan, testing. Tapos nag-uusap na. Oh, tuloy na natin to. Okay. Available ba kayo? Friday night. Oh, okay. Wala naman akong ginagawa eh. Wala akong trabaho eh. Ngayon, mas mamaya, nag-open naman si Ate Mick ng podcast na ganito. Ayan. Mm-hmm. Uy, kinama ako. Okay to ah, co-host. Ayan, parang ganito. Kaya, naninibago ko dahil ako ini-interview. Doon sa podcast kami nag-i-interview. Kaya, isa sa mga nagustuhan ko sa'yo at sa family mo ay mabubuting tao na, you know, you prioritize God, di ba? Above anything else. And I admire yung faith mo, 'di ba? Kasi nakikita 'yun sa kung paano mo ginagawa yung pamumuhay mo. So, 'yun yung isang reason bakit may respect ako sa inyo. So, salamat. Gusto ko lang sabihin sa iyo 'yon. Ano? Thank you. Eh, syempre, 'di ba? Number 1. Kasi pagka marespeto ka doon sa pinaniniwalaan mo, marunong ka rong respeto sa tao. Yun eh, 'di ba? So napaka-importante kasi kung kaibigan, ang dami kong kaibigan eh, pero hindi mo kakailanganin ng napakaraming kaibigan na yung value sa family, value sa faith niya eh wala. Alam mo 'yon. So nag-o-observe tayo ng mga ganun. Yun ang isa sa mga reasons why I you know, my family and I still would love to be your friends, no? At naging kliyente pa namin kayo. Hindi nga lang sa Melaluca. yung birthday. Sipin mo, big 5-0 pa yun, ha? So, ano yung mensahe mo? Ano ba yung mga plans mo pa? Habang hindi pa tayo nakakaalis talaga completely dito sa pandemic na to. Basta, laging busy yung mga utak natin. Kung ano magagawa nyo, bukod sa mga tigasin dyan sa bahay. Mga tagaluto, tagalaba. Ayun, maraming magagawa, di ba? Lahat ng bagay sa mundo, habang nandito tayo sa mundo, mag-aral tayo para may natututunan. But you have to make time. Pag sinabi mong walang oras, that's the lousiest excuse. Ang dami kong trabaho, di ba? Artist ako, DJ ako, di ba? Musician ako. Hmm. Lahat yan, dami kong ginagawa. Oh. Pero nabibigyan ko ng oras yan. Lolo Pops pa ako, bantay bata, pag nautusan pa ni Mrs. Ako, Edwin, ay very thankful sa iyo at sa family mo, no, for being a good friend. Mga sweethearts, alam niyo yung pagkakaibigan naman, hindi mo rin siya ipipilit, no, at hindi rin siya yung bagay na parang kailangan yung nakikita mo lang or nakakausap mo madalas. Meron talaga mga tumatagal na magkakaibigan na kahit na hindi kayo palagi nakikita, pero alam nyo na you value the relationship as friends, no? Ayun, kaya na-appreciate ko lagi si Edwin eh. Pagka meron ako napopost na ano, nauuna yan lagi. Mag-congratulate, magsabi na masaya ako sa'yo, ganyan, or God bless. Kailangan pag nakita mo, uy, maayos yan. Congrats, okay, sige, keep it up. Dapat ganun, para positive, di ba? Ang prayer ko sa'yo, good health sa family, at sana maging isa ka mabuting lolo. Ako rin, ganun din ang prayer ko sa'yo na maging stay cute ka pa rin. Ah? Huwag kang magpakalubog sa stress. Take care with your family, yung two boys mo. Si Ray, ayan. Keep up the good vlogging. Mm. Basta andito ako, number one supporter. Nax! Ina! Nax! Thank
thank you so much again, Edwin, for being my guest today. At, you know, I hope na talagang na-inspire natin ang ating mga kababayan, ang ating mga viewers, ang ating mga sweethearts, na mga nanonood na hindi porke may mga isang bagay na parang na-stop sa buhay mo, ibig sabihin, stop na lahat. So, tayo pa rin po ang, you know, ang may hawak ng buhay natin, ay ibig sabihin ay magde-decide, no? Ano yung gusto mong gawin sa buhay mo? Pero, dapat magdadasal para guided, di ba? Maraming salamat din at isa ako sa guest mo dito. Edwin, samahan mo ako, magpapaalam na tayo sa ating mga sweethearts, no? Okay, mga sweethearts. Yan. Ang idol ng bayan, na, ng buong mundo. Ay, grabe. Lagi niyong susubaybayan ang kanyang mga YouTube channels. So, mga sweethearts, maraming salamat sa pagsama sa amin today. Thank you so much again, once again. And gaya ng lagi ko sinasabi, always stay positive. Be prayerful, be thankful for all the blessings, big and small. We love you so much. Bye! Amen. Ciao.